The tandem of Duterte-Duterte is very, 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 very strong. Maniwala po kayo, it will be a landslide victory. As I was saying, I was listening to Congressman Benny. Kaibigan natin to eh. Sabi niya, ang criminal system daw natin, eh, malakas. May kredibilidad. Oh, eh kung meron, di ibig sabihin, dapat walang pakialam ang ICC. Kasi, yung pong International Criminal Court can only come in sa dalawang kalakaran. Number one, eh, hindi po natin, wala tayong kakayahan na magsulong ng katarungan dito sa ating bansa. Pangalawa, kung meron man tayong kakayahan, eh ayaw natin. Dahil siguro, yung mismo mga opisyalis ang gumagawa. So without those two circumstances, the ICC cannot come in. Eh, yun ang nakalagay sa Rome Statute. Oh, number two. As I said earlier, the position of the government is it has no jurisdiction. So, ituloy natin yan. Ngayon, ang tanong mo kanina, bakit kaya? Bakit kaya nauli na? Eh, obvious naman ho eh. Sabi ko nga kay dating Presidente Duterte, when it rains, it pours. Sapagkat wala ka na sa kapangyarihan, aba, makikita mo, binabanatan yung anak mo, gustong i-impeach, binabanatan ka, dinidemanda ka. Itong mga... Mga bumabana sa'yo, ito yung mga nagsisip-sip at uh-huh. Nagmamahal sa'yo, di umano, noong mga panahon. So, nasaan na yung prinsipyo, attorney? Yan, andyan ang tanong. Ngayon ang sinasabi palagi na ano. Ni dating Pauno Duterte. Kayo naman, baka akala nyo forever kayo nandyan. Uh-huh. Diba sabi nga, walang forever. Pero alam mo, Attorney Sal, yesterday we were discussing on the possibility of, you know, having yung tandem, no? Tandem na Duterte-Duterte. Ah, yun ang talaga. Legally speaking, that's possible. Oh, definitely. The presidents, all presidents that become presidents can no longer run for re-election. Mm-hmm. Kasi the provision is very clear, absolute pa eh. Mm-hmm. The president cannot at any time, kahit anong panahon, run for re-election. Mm-hmm. Oh, vice president. Pwede. At pwede siya maging presidente ulit kasi hindi naman siya running for re-election. Kung halimbawa mag-resign ng presidente, whatever, disability. Mm-hmm. Kung halimbawa nanalo siyang vice, may presidente, pwede siyang humaliling. Technically, pwede siyang maging presidente ulit kung yun ang mangyari. Oo, kasi hindi naman re-election yun eh. By succession yun. Yes. Pag yan ang nangyari. O kaya kuido kayo ha. Kuido na. Naku, maniwala kayo. Para kayo nagtampo sa bigas. The tandem of Duterte-Duterte is very, 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 very strong. But you know what, Attorney Sal, having that kind of tandem, ano, and na possible sa 2028 presidential elections, aba, magkakaroon din ng rason at possibility na magsama-sama lahat ng opposition, lahat ng hindi gusto ng Duterte-Duterte tandem, if kung magkakaroon man ng Duterte-Duterte, and I think kagawa din silang paraan na hindi maging posible yung tandem na yan, eh paano kung magsama-sama lahat ng may kulay, mapapula, dilaw, pink, at iba pang kulay na against ng tandem na ito, eh gagawa ng paraan para, you know, hindi sila iboto ng taong bayan sa susunod na presidential elections. Yung magsama-sama, sila, yung mga kalaban, dapat talaga magsama-sama sila. Pero, kung sasabihin mo yung mga botante hindi bumoto, nako, mm-hmm. Maniwala po kayo, it will be a landslide victory. Lalo pa ngayon, na nagkakaroon ng paghahanap ng liderato na
naramdaman nila ng mga panahon. Maniwala, napakalakas. Samantala, Attorney Sal, may report muna tayo. May sagot si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapipilitan siyang bumalik sa politika sakaling patalsikin sa pwesto ang pangalawang pangulo. Kanya rin sinagot ang issue na hindi niya umano pinansin si Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Si Jason Rubrico, magbabalita. Mapilitan ako. Actually, I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Yan ang naging babala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga nais magpatalsik sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng dating Pangulo sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa gitna ng umuugong planong impeachment ng ilang kongresista laban kay Vice President Sara. Ito naman ang naging reaksyon ng pangalawang Pangulo sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin na mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. May komento naman si Vice President Sara patungkol sa isyu na hindi niya umano pinansin si House Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomento. Parang wala ako nakita. Samantala, pinangunahan ni Vice President Sara ang kulminasyon ng National Reading Month sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City nitong Martes ng umaga. Aminado ang pangalawang pangulo sa problemang kinakaharap ng Department of Education kung saan mababa ang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa Program for International Student Assessment pagdating sa reading comprehension. Karamihan pa aniya sa mga kabataan sa henerasyon ngayon ay mas nawiwiling mag-gaming kaysa magbasa. Kasabay pa nito aniya ang problema sa learning losses bunsod ng COVID-19 pandemic. Nakikita natin na hindi talaga maganda yung kalidad ng edukasyon. At simulan talaga natin dapat na matuto ang mga bata.